Golden Boy, Real Guide to Treasures. Magandang ating episode ngayon mga katiyats, kasi treasure signs and symbols ng engineering brigade ng Emperor ng Japan noong World War II. Ito ang engineering battalion na nagbaon ng napakaraming tunituniladang gold bars belonging to the Emperor. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa lahat ng ating katiyats. Especially dyan sa abroad, napakarami tayo dyan sa Saudi Arabia, buong Middle East. Umabot tayo hanggang Ireland, dyan sa Hong Kong, sa Canada, meron tayo dyan mga subscribers. At lalo na dyan sa Turkey, marami tayo dyan. At dito sa mga giliw ko na subscribers, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko na banggitin ang mga pangalan kasi haba ng ating video. Ngayon, tayo magpatuloy na. Okay, magandang buhay mga katiyats. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga Japanese treasure symbols na ginagamit ng Japanese Engineering Battalion. Okay, ito yung pinakamatindi na magbaon ng mga Emperor's treasures. Ang disenyo ng mga Japanese Engineering Battalion na mga bunker ay napakalupit. Napakalalim niyan, umaabot sa 200 meters, 30 meters to 200 meters ang mga lalim niyan. At ang mga treasure vault niyan ay gawa sa napakakapal na mga konkrito at merong mga booby traps. Kasi ito ay engineering battalion. Kaya dito sa ating episode ngayon ay makikita niyo yung mga booby traps na ginagamit sa engineering battalion treasures. Ang iba't ibang pulo ng Pilipinas na itong malalayo na mga islands ay nandyan daw yung pinagbaonan ng mga engineering battalions at yung mga matataas na bundok na hindi na maaabot ng tao, yung gubat na talaga. Kaya nga ibinaon yan doon sa secluded area, yung hindi na maaabot ng tao pa. At malalim na malalim kasi isang battalion ang gumawa. Ngayon, diretso na tayo sa ginamit nila ng mga markers. So number one, una ay ito. Para siyang dalawang arrow. Ganyan. And then, okay, meron dalawang guhit. Nagaganyan. So kahulugan niyan ay ginto. Merong ginto sa baba or front. So front ito. Hindi ko na lang isulat mga katiyats. Pakinggan nyo na lang. Okay, so front. Itong K, gamit din ito ng Japanese Engineering Battalion Brigade. Ang letter K. Magandang sign yan. Magkaiba ang kahulugan ng mga ang K sa ibang ano, sa ibang general ay treasure din pero iba ang direksyon. Okay, dito sa engineering battalion ang K ay below, down, below. So kung saan nakalagay ang K na bato sa baba niyan. Sa baba mismo. So ibig sabihin ng baba, down baba. Hindi siya nabi na front. So baba talaga niya, ganyan. So ang lalim niyan ay malalim talaga. Okay, ang giveaway ng engineering battalion ay nasa 14 meters. Meron din silang binigay na giveaway, pero yung bunker nila ang nakita ko sa mapa na engineering battalion ganito. Giveaway dito. Ito yung surface ng lupa. At yung pagkatapos ng giveaway ay bigla silang gaganyan. And then malayo pa rin yan, 30 meters yan. And then gaganyan na naman ng 30 meters bago yung abidrak na ito, bago yung makapal na bunker. Pero along the way ay merong booby traps yan na nilalagay. Kaya wag na nating pag-interesan ito, pinapakita ko lang ang mga signs. Ito XOD. Baka makakita kayo nito. Ang treasure ay nasa tubig. Okay, sundan lang ang saan nakaharap yung D.
kung saan nakaharap yung D doon. Ang distance niyan ay 4 to 5 meters. Ito, KN, nagbaon din sila ng ano, ng mga coins. Ang KN, mababaw lang kasi coins lang siya. Ibinaon lang siya ng 5 feet, so walang 2 meters. So 5 feet, ang pinaglagyan nito ay mga drums. Meron din silang marka na A lang. Okay, ang kahulugan ng A na nag-iisa lang ay gold object below. So gold, merong gold object below. Ito, ginagamit din ng engineering battalion to, ang rectangle. Pero dalawa yan, doble. Mababaw lang ito, isang giveaway kasi isang barita lang ang laman ng treasure box. Ang concrete box na yan, isang laman, isang barita lang yan. So ibinaon nila yan sa 10 feet. So 10 feet lang as a giveaway para pang ano yan, pang detour na hindi ka na magukay. So bibigyan ka nila ng giveaway. Meron ding ito, ICH, coins lang ito. Pero kapag maganda ang kondisyon ng coins, mahal ang mga coins na yan. Kaya, kasi mga antique coins na yan, galing pa yan sa iba't ibang panig ng Asia. Itong 4K, ginagamit din nila ito. Ano nga bang kahulugan ng 4K? Inside or side? So, sa loob. Or sa gilid. So, kapag makakita kayo ng 4K, sigurado nasa bato yan, sa loob ng bato. It's either sa loob or gilid or dito or loob ng bato. Kaya pag 4K, sure ball na yan. Yan ay treasure enclosed in the rock. Ito gamit ng engineering battalion. Lahat ng symbol dito ginagamit ng engineering battalion. Ang ganito na sign ay hindi katulad yung sa C natin na treasure under. Ito yung nagsasabi na treasure inside the cave. Kuweba, mga katiets. Punta pa kayo ng kuweba, hanapin ang kuweba. Ito ginagamit din ng ano, ng engineering brigade. Very literal na ito. Literal na ginto, pero gold bars ang ibinao nila. Ito 7M. Maraming sign ang ano, ang engineering battalion kasi sila ang pinakamaraming ibinao. Kasi ang kanilang task sa gyera ay maghukay lamang. Kaya yung mga nakikita ng mga lulo nyo sa bundok na isang batalyon ng mga Hapon na naghukay lang, hindi nagipagdigma, walang mga baril, yun ang engineering batalyon. At kapag naghukay yun, malalim talaga. At tulad nung pinuntahan namin na, ano, na Emperor Treasure Site 3 years ago, hanggang ano lang kami, tisdig lang 3 meters. Kaya hindi talaga namin maabot yung ano, yung lalim. Kasi malalim talaga. So ito, susunod. Kakaibang sign ito. Parang Y siya na ganyan. And then, meron siyang guhit na ganyan. Yan. Yan, gold. On the spot. Okay, on the spot yan. Kaya ang tingnan dyan ang ano, itong mga linya. Para sa akin, ang direksyon yan ay ito. Yung nakaslant na line. Yan kasi sila kumukuha ng ano, ng code ng direksyon sa mga islanting lines. Ito, HC T2. English letter ito, pero Hapon ang naglagay niyan. Ang meaning niyan ay treasure under, pero 45 feet. Ilan ba yan sa meters? 45 feet, mga kadets. Malalim siya. Ayan, 45 feet yan. Treasure under yan. Ito, ang 7K nila. Gumagamit din sila nito. Ang 7K ay
of course, treasure under the big rock. Pero ang laman ay boxes of gold. Giveaway ito ng engineering brigade. Hindi ito yung nasa bunker. Kasi ang bunker, naglalaman niya ng 3 tons hanggang 30 tons. So imagine, 3 to 30 tons. Pinakamaliit niyan ay 3 tons. Kapag mga bunker. Pero kapag emperor bunker, 30 tons talaga yan. Kasi 7,000 metric tons. Yan, divided by 175 emperor burial sites. Yan ang lalabas na dami ng laman ng bunker. Okay, patuloy tayo. Ito, gumagamit din sila ng square na parang flag ng Hapon yan. Meaning treasure in the box. Kapag box, pwedeng ano lang yan, yung ammunition box. At giveaway lang yan. Kapag mga ganyan, mga square na may dot, triangle na may dot, karamihan yan ay under the rock or inside the rock. Ito gumagamit, mahilig ang engineering battalion ng ano, ng letra na English. Katulad nito, akala mo pangalan lang ng tao ito. Kasi hence, pwedeng Henry. Yun pala, gold. Kahulugan niya, gold. Gold in front, under. Sa gilid lang ng mga bato yan. Okay, patuloy tayo. Meron silang napakasimple na marker ito. Yan, bars of gold. Sa mga nakita ko na ganito na mga recovered, smiley kasi yan, para naka-smile siya. So diyan mismo sa harap ang hukay niyan. Pero kapag ganyan na may dot sa likod yan, sa likod ng bato, ito harap ito, naka-smile siya. Ito kasi mahilig sila gumawa ng mga tulay, ang engineering brigade. Sila yung mga nagbaon sa tulay. Ganito ang kanilang sign na iniwan sa mga bato. At itong bilog, yan ang mga item. Kapag tulay, dalawang ibinaon nila sa kaliwa. Palaging kaliwa sila kasi mahilig sila sa kaliwa. So, karamihan ang ibinaon nila nasa kaliwang side ng marker or kung sa tulay, kaliwang puste. So yan ang lumabas na ano nila, sign sa mga, ang hanapin dyan ay tulay na mga, yung na-vlog ko noon, mga lumang tulay na steel bridge, na sa panahon ngayon ay wala na yan, junk na yan. Okay, patuloy tayo sa mga signs ng engineering brigade. Pinakamalupit, magbaon, ang mga ito, malalim, ito. Kakaibang marker ito, di ba? Ngayon nyo lang ito nakita siguro. Kahit nga ako ay ngayon lang. Kakaiba nga siya. Ang kahulugan niya ay jewelries. Okay, jewelries in the box. At kung nakalagay yan sa malaking bato, nasa gilid ng bato, kaliwa. Palaging kaliwa ang una nating target. Yung kaliwa ng bato. So, ibig sabihin, nasa east. Kasi ito yung kaliwa ng bato. Pero kung tayo yung nakatingin, dito yung kaliwa. Kaya ang treasure ay nasa east. Pero kung wala, ilipat nila yan sa west. Kaya east-west ang palagi sa mga giveaway. North and south, mga big deposit na yan. Okay, patuloy tayo sa mga kakaibang marker nila. Engineering battalion, kakaiba talaga. Ito, parang comics lang ito, nagaganyan. Yan. Treasure pointer. Ito yung ganyang pointer. Simple lang, pero treasure pointer yan. Merong treasure dyan. Ito, parang bundok lang. Pero ang kahulugan niya ay 4 feet under.
ang babaw lang nito, 4 feet 1 meter mahigit. So under sa bato ito, hindi yan bundok. Alangan naman na under sa bundok, ang laki ng bundok. Saan mo hanapin? So bato yan. Bato ito mga katiyat. So under sa bato, 4 feet. Yan ang totoong giveaway, 4 feet lang. Ito naman, ginamit nila ito. Box. And then merong bilog. Ang nilagay nila dyan ay Golden Buddha. Okay, so yan ay matagpuan sa mga caves. Ang Buddha kasi gusto ng ang Buddha kasi ilalagay yan sa gruto. Kaya ang mga Hapon, instead na gruto, nilalagay nila sa cave. Kasi ang cave ay parang gruto na rin yan. Katulad ng nakuha ni Rogelio Rojas, nasa cave yon, inside the cave. Okay, kaya ang mga Buddha, nasa cave yan palagi, matagpuan. Ito, dalawang triangle na mayroong ganito. At mayroong marka na G. Parehong may G. Okay, so itong mga guhit-guhit na maliit, yan ang number of gold bars. Okay, so ito'y under the rock. Rock pa rin yung dalawang ganyan. So pwedeng dalawang bato yan kasi dalawa ang nakalagay. Under two big rocks. Ang ganyan. Gold bars. Imagine, gold bars. Ito. At 01. Parang mathematics to, silver deposit siya. Merong silver deposit. So kapag mga ganyan na silver lang, mababaw lang yan, giveaway yan. Katulad yan ng coins. Ito, Sumatra Buddha, ay palagi ko sinasabi na kapag ibon, yan ay Sumatran Eagle. Ang Sumatran Eagle, ang nandyan sa mga bird sign, yan ang Sumatran Eagle. So kapag Sumatran Eagle, Sumatran Gold Bars yan or Sumatran Buddha. So kapag ganyan, ulo ng ibon, Sumatran Gold Bars. So ang kanyang tuka ang nagtuturo. Mga katit, so huwag kalimutan ang tuka. Okay, so ito yung disenyo ng Emperor Treasure Site. Schematic diagram siya. Ito yung big deposit. Yan ang bunker. Ito yung medium deposit. Ito yung mga giveaway sa ang dami. Apat na giveaway. Isang medium, isang big deposit. Yan. Separated treasures yan. Sa kanyang layout. Kaya kailangan pa i-decode yan. At sundan ang mga direction yan. Katulad nito, sundan yan sa kumpas ito, sundan din. So ito, nasa northeast yan, northeast din ito. Ito, nasa south, northwest. Northwest itong big bunker. Ito ay southeast. So ganyan, gamit kayo ng kumpas kapag ganyan na sign para malocate and then convert. Convert nyo ang inches to meters or yards. Or kahit foot. Sa ganyan. Ang haba ng mga ito, sukatin nyo by inches and then convert into yards, meter, or feet. So, ang daming possibilities. Tatlong measurement. Ito. Gumagamit din sila nito. Of course, ito yung treasure in the center. Pero iba ito. Dahil merong dalawang arrow na ganyan. So ang kahulugan niya ay treasure in stagnant lake. Yung parang lake na hindi na ginagamit, yung mabaho na stagnant lake. Ganito itong nahukay sa lupa ng lulo ko doon sa isla na binili ng foreigner. Yung nagtaka kami, bakit mayroong bilog na parang lake sa gitna ng lupa ng area.
ang sabi ng lulo ko ay nandiyan na daw yan, ganun talaga yan. Pero after 2 years may bumili ng lupa, malaking halaga, kaya bininta ng lulo ko. Kaya yun, after 2 years umalis yung bumili at nakita na hinukay yung ano doon, yung parang stagnant lake na maliit. Hindi siya malaki na lake, parang stagnant lang siya. So ang engineering battalion gumagamit din ng ahas. So meron silang ahas, ganyan lang. At meron yan dila. So yung kanyang dila ang sundan or ulo. Points to the treasure. Pero kapag ganyan na may ahas na sign, gumagamit sila din ng poisonous chemicals. Alam nyo naman may venom ang ahas, kaya poisonous chemicals ang traps. Pero ang ulo niyan points to treasure nagturo. Ito, ginagamit din nila ito. Treasure left and right. Separated treasure left and right yan. So, dalawa. Karamihan yan, mga giveaway yan. Kasi ang sign ng ano, ng bunker, hindi talaga yan nila tinatatak sa mga bato. Kasi nasa mapa lang yan. Ang nandyan sa mga bato ay yung mga giveaway or small deposit or medium deposit. Ito, gumagamit din sila nito. Ang kahulugan nito, merong 6, ay treasure on opposite side. So, ang treasure ay dito sa kabila. Example, merong bato and then nilagyan sa gilid, dito ang 6. Ang treasure ay wala dito, nasa opposite. Dito yan. So, tingnan lang kung saan nakatatak. Kung dito nagilid ang sign, so sa kabila, opposite side. Maraming ganyan na sign sa bundok, pero binibaliwala natin kasi parang bulati lang siya. Pero yan ay treasure. Ito yung treasure under the church. Kasi karamihan ng treasure hunter kapag mga gita ng cross, sabihin nasa simbahan yan. Ang cross ay maraming kasi siyang kahulugan. Pwedeng treasure in the creek, pwedeng treasure bunker, pwedeng treasure in the old tree, ang cross. Okay, pero pwede rin treasure in the church. Pero ito talaga yung treasure in the church na gamit ng Japanese Imperial Army. Okay, ito, dalawang parenthesis, ganyan. Parenthesis na naman, and then 8. Yan, ang kahulugan niyan is Buddha inside the tunnel. So, merong Buddha inside the tunnel. At ang kahulugan niyan, ito yung tunnel, and then sa gilid ng tunnel ang Buddha. Ang Buddha ay 8. Ang 8 ay symbolizes Hirohito. Kung bilangin niyo ang litra ni Hirohito, 8 yun. So kapag 8, Hirohito, Golden Buddha yan. Okay, yan ang totoo na kahulugan ng 8. Symbolizes Buddha, but ang may-ari niyan ay Emperor si Hirohito. Ang 8 ay Hirohito din yan. At kung tingnan niyo ang 8 ay nariyan yan sa mga ano, treasure marker. Ngayon, finally, punta na tayo sa mga booby traps na nilagay nila dito sa okay, nilagay nila sa kanilang ibinaon. Ngayon, una tayo sa itong parang D. Lahat ito booby traps to. Okay. Kaya kung may kita kayo ng ganito, dahan-dahan na kayo. Pero kapag may booby traps, ay merong ibinaon. Yun lang ang logic dyan. Yan. May cross na napaloob sa D. Patay ka. Cross na yan. Ito. Anong pagkakaiba ng cross na ito at saka cross na ito? Yan.
Itong sa kanan niya ay treasure under. While itong sa kaliwa, ito, yan ang danger. Ito yung sumasabog. Booby traps yan. Okay, so merong pagkakaiba. Merong kasabihan na small learning is dangerous. Ito, akala natin ay treasure kasi heart. Pero meron siyang isa pang heart. Okay. Booby trap yan ng engineering battalion. Puso, and then nilagyan ng puso sa gitna, delikado. Ito naman, ang star ay general treasure yan, kaya masita yan. Pero kapag nilagyan nila ng bilog or dot sa gitna, ganyan, delikado na yan, lalo na kapag may mga ganyan-ganyan sa gilid. Makakalain nyo, parol lang yan. Yan ay Yamashita treasure na sumasabog, booby trap. Ito yung pinakatakutan na flower. Magulo kasi itong flower. Kasi ang flower kapag umabot ng 14 to 16 petals, make that petals. Kung aabot yan 15 and 16 petals, yan ay sign ng emperor treasure. Pero kapag ang petals niya ay 5 lang, 6, yan ang symbol for bomb. Okay, kung ganyan na 5 lang or 6, and then merong bilog, at meron ding mga ganyan-ganyan sa gilid, yan ay bomba. Okay, so masabog siya. Itong sign na ito na medyo kakaiba. Nagaganyan lang, napakasimple lang ng pagkagawa ng sign na ito. Yan. Yan ay poisonous chemical. Kakaiba rin. At itong mga parang mga wire na nagaganyan. Yan. Yan, delikado yan kasi wire yan. Iba yung ganito, treasure yan. Oy, na-erase natin. So, wire, coiled wire, delikado. And then yung literal na dynamite, ganyan. Dynamite stick. Okay, so yan lang aking may bahagi sa inyo ngayon, mga katiyats. Engineering Battalion Treasure Markers ng World War II Emperor Treasures. Ako'y magpaalam na. Until my next video, take care of yourselves, mga katiyats.